What's up, mga kamanga? So, alam nyo, maraming naiinis sa akin at nagagalit na ba't pa daw ako proud na tawaging manggagamit. Yung totoo, guys, ano ako eh, hindi kasi ako pikon na tao na yung iba parang palat sibuyas na madaling apektuhan. Kasi noon, guys, talagang sobrang weak ko sa mga ganyang bagay. Konting kibot lang, talagang affected ako. Pero kasi, meron akong nakausap na nagbigay sa akin ng advice. So, hindi ko na lang babanggitin kung sino yun. Vlogger din siya na nag-message sa akin. Tapos sinabi niya sa akin na tama yung ginagawa mo na ipakita mo sa kanila na hindi ka apektado. Kasi nga, there's no point naman eh na magiging affected ka eh. Anong point? Hindi mo naman sila kilala. Hindi ka naman nila kilala personally. So, yung kinakagalitan nila, yung character mo lang sa social media. So, yung character na kinikreate mo, eh, medyo maraming tumataas yung kilay, ganyan. Pero, you know, it's part of experimenting, you know. Some would be hated, some would be loved, and some would be fooled. But, you know, I'm not encouraging people na ano. Kasi, pakapalan ng mukha yung social media, di ba makagago? Kaya nga, idol kita, di ba? Kasi nga, mas makapal yung apog mo na sabihin mo na manggagamit ako. Yung totoo, manggagamit ka rin, man. Eh, kaya nga, nilalabanan mo dikit na dikit ka sa isa kasi may makukuha ka sa kanya. Di ba? Ganun lang yun. So, huwag kang magmalinis. Kasi, alam mo, sobrang, ano mo eh, sobrang nililihis mo yung kwento. Sinasabihan mo ako na binenta ko yung puday ko para sa YouTube career ko. Kaya nga nagkagalit yung isa kasi hindi niya ako nakuha. Feel na feel niya, lugi. Kasi hindi ko binenta yung puday ko. At yan ay real talk. So, yung iba gumagawa ng mga kwento, gumagawa sila ng iba't ibang channel, hindi ko naman channel yun. Or yung iba, ginagawa na ako ng FB page. Sobrang dami nang naglabasa ng mga FB page. Pero hindi naman ako yun eh. Eh, isa lang yung Facebook ko, man. Isa lang yung Instagram ko. Isa lang din yung TikTok ko. Isa lang din yung YT channel ko. So, yung iba, may mga scandal daloon, mga ganun. Hindi naman ako yun eh. Ba't ako mapapa-apekto? Yung iba, ini-edit-edit pa. Or yung, di ba? So, yung pag sinabi mo para lang ako wala. Kasi nga, yung mindset ko, ganun eh. Ba't ako magpapa-apekto sa mga taong hindi naman ako kilala? Real talk lang, men. Kung sino yung nagpapakatotoo, siya talaga yung laging talo. Kasi, minsan, ganun yung Pinoy mentality. Sino yung nagpapa-victim, nagpapaawa sa tao? Sila talaga yung papaburan. Normal yun eh. So, ba't ako magagalit at maiinis, di ba? I'm cool, men. Alam mo, kahit anong sabihin ninyo, hindi nyo ako kilala. Yun yun eh. Yun yung point. Yung iba, nagfa-fabricate na yan ng mga iba-ibang stories na yan. Pero, may mga fandom yan, men. So, minamanipulate nyo lang yung tao na isipin na, talagang magagamit yan. Kasi nililihis nyo ang issue. Yung isa, feel niya na lugi. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya sa akin. Tapos ako, nakuha ko yung gusto ko dahil dumikit ako sa kanya. Eh ikaw, tatanungin kita, ba't ka dumidikit nun sa isa? Sasabihan mo na ganito, ganyan. May post ako sa Facebook ko na magpapatunay na nasa akin yung katotohanan. Pero nililihis nyo at nililinlang nyo yung tao. Yun yung totoo. Pero men, social media, para yan sa mga makakapal ang mukha. At makakapal ang apog. Diba? Idol nga kita eh. Kaya nga, hindi ako nagpapa-apekto at talagang, wala, cool lang. Tapos sinabi mo pa, bilib na bilib ka sa akin.
Kasi daw, marunong ako at first time lang itong nangyari na kahit pinapash na ako ng mga tao, eh, eto pa rin ako. Hindi pa rin natitinag. Kasi, yung iba, fanatic yan eh. So, kahit na mali, kakampihan. Kasi nga, fans sila. So, yun lang naman din yun. So, kung saan ka kakampi, dun ka talaga lumalaban. Diba? Eh, ako wala akong fanbase, wala akong fandom. Pero, yung inaasahan ko, yung mga kaibigan ko lang talaga, at yung mga pamilya ko, yung mga classmates ko, yung nakakilala talaga, yung tunay kong pagkatao. So, kahit anong ipapalabas niyo dyan sa buong mundo, social media is not for, you know, not for people na hindi makakapal yung mukha. Dapat thick face ka dito, pare. Dahil, huwag niyong sabihin na ini-encourage ko na manlinang na tao. Kasi yung intention ko hindi ganun eh. Nililihis niyo lang kasi hindi niyo matanggap na yung isa talagang walang nakuha. Diba? Kung sasabihin mo na manggagamit ako, ikaw din makagago. Ginagamit mo yung isa kasi hype na hype, diba? Yes, I acquired 100,000 followers because of him. But you cannot deny the fact na hindi nag-trend ng ganito yung kaibigan nyo. Kung hindi din dahil sa akin. Kaya kahit anong sabihin nyo, pinag-usapan kami ng tao dahil nga na-curious sila at nagalit sila kay na-disappoint daw sila kay Kamanga. So, yun. So, naiintindihan ko, men. Kasi, hindi naman ako nagmamarunong eh. Hindi ako nagmamarunong sa social media. Sinasabi ko lang yung perception. Kasi, tayo, men. Iba-iba tayo ng mindset. Iba-iba tayo ng linya. Iba-iba tayo ng level of understanding. Ganun lang yun. Iba-iba. Pero, ang importante, di ba? You have a chance to move on and be better. Yun. Ang mali ko lang talaga, makagago, masyado akong nagpakatotoo. Minsan kasi, wrong move din yun, pare, di ba? Wrong move din yun. Kasi minsan, you have to play along. But, yan yung natutunan ko. So, yun. So, may natutunan ako dito. Sobrang dami. Yung iba, naiinis kasi nga, asartalo eh. Diba? So, yun lang yun. So, kahit na pinapagalitan ako ng mga tao, yung iba, diba nababaliw na, at saka, diba? Yung iba, kasi hindi nila kaya. Pero ako, kaya ko. Kakayanin ko. Kasi, yung mga nag-message sa akin, yung mga dating haters, kinakaibigan na nila ako ngayon sa Facebook. So kahit dito sa YT, sinasabi nyo mag-unsubscribe na kayo at mag-unfollow na kayo. Okay lang yun. Bakit? Sinabi ko ba na, huy, parang awan na, mag-subscribe kayo. At, di ba, kagustuhan nila yun na mag-subscribe sa akin at sa channel ko. So, kung mag-unsubscribe sila at mag-unfollow, bakit ako maapektuhan? In the first place, karapatan nila yun. Di ba? Yung importante talaga, ang importante lang, marunong kang makinig sa advice ng mga netizens, ng mga ibang vloggers, ganyan. So, kung manggagamit ako, yung mga content creators at yung mga vloggers, ginagamit lang din man ako para sa content nila, di ba? At ginagamit din yung isa. So, naggagamitan lang tayo. Yun nga lang, yung isa, lugi lang talaga. Sa tingin niya. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Pero ako, nakuha ko yung gusto ko.
from him. So, kaya naiintindihan ko kung saan nang galing yung hatred. Pero huwag niyong sabihin na I am encouraging, fooling the audience. Tapos sinasabi niyo pa, wala nang maniniwala sa'yo, ganyan. Hindi ako naniniwala. Meron at merong mga bashers ko noon. Kinakaibigan na nila ako ngayon dahil believe sila sa akin dahil nagpakatotoo ako. Till the end, nagpakatotoo ako at hindi ako naging pikon. Kaya sinasabi nila, idol nila ako ngayon. Kaya nga, the more ninyo akong pinag-uusapan, the more akong kumikita, men. Tingnan mo, yung mga viewers mo, maabot ba ng 100,000? Yung sa akin, palagi nyo akong binibirada. Pero, mas malaki yung views ko, di ba? Ganun lang yun. Merong good side at bad side sa lahat ng ating mga ginagawa. So, yung good side naman, syempre, maraming nanonood. So, it means you are relevant and it means na interesado sila sa mga susunod na kabanata. Kahit mag-unsubscribe yan sa YT channel, eh, ano lang naman yun eh. Normal lang naman yan kasi yung iba din, yung mga subscribers ko, galing din naman sa kanila. Pero tingnan nyo, ngayon, maraming pa kayong i-unsubscribe. At palagi kayong walang tulog, men. Na palagi kayong nagaganon-ganon sa cellphone nyo, unsubscribe, unfollow, lahat ganyan. So kayo lang yung napapagod. Yun yung point. Pero ako yung kumikita. Di ba? Sinasabi nyo, greedy ako. Kasi bakit film horror ako, gagawin ko lahat para sumikat? Hindi, men. Hindi nyo ako nakuha. Kaya galit na galit kayo. Ginagawan nyo na lang ako ng mga storya na ganito, ganyan. Ang importante, kilala ko, sarili ko. Yung sinasabi ninyo na binenta ko yung pulay ko, sa tingin nyo, kung talagang matalino kayong hayop kayo, sana na-surrender ko na yung bandera ko kung ganun ako kadesperado. Kaso hindi eh. Hindi nyo ma-justify yung mga kwento na gawa-gawa nyo. Merong pag-aamin na hindi niya ako nakuha. So, di ba? Huwag nyo nililihis yung thinking ng tao. So, sinasabi nyo, ako yung manipulator dito. Men, mali ka, men. Alam kong matalino kang hayop ka. Alam ko, sip-sip ka lang sa isang tao dyan. Wala akong pakialam, bashing-bashing. Sabi nga ni Tony Fowler, di ba? More bashing, more money. So, hindi naman ako nag-ask na, uy, i-bash nyo ako ha, ganyan. Ano na yan? Kayo na yung bahala. Mas ang importante sa akin, kilala ko sarili ko, kilala ako ng mga friends ko, ng pamilya ko, at kilala ako ng mga kapitbahay. Tapos kilala ako sa mga events namin na kakilala ko din sa mga ganun. So, there's nothing to worry, di ba? And ang alam nyo, guys, lahat tayo, nagkakamali tayo sa buhay. Totoo yan, walang perpekto sa mundo. Totoong-totoo yan, na magkakamali ka at some point in time. Pero, ang importante, may natutunan ka. At ang importante, nagpakatotoo ka. So, ngayon, sa lahat ng mga na-disappoint ko, yung iba kasi hindi talaga nila maintindihan, na yung minsan na pinapakita mo sa social media, minsan kasi may wrong move yan eh, minsan. Tapos may mga consequences. So, masasabi ko lang, sorry sa lahat ng mga na-affected, sa lahat ng mga nagalit, sa lahat ng mga di ba? So, sorry. Kasi, yung sinasabi nyo, plastic yan, kasi ganito, ganyan. Pero, hindi. Ang totoo dito, marunong tayong mag-admit ng, talagang totoo naman na may mali ako. Masyado akong nagpakatotoo.
yun yung mali ko. Pero naniniwala ako, one day naniniwala talaga ako na hindi ko kailangan ng ibang tao at na para mag-ingay o magano, kahit walang manonood sa channel ko. Bakit? Noon, sanay naman ako eh, na walang nanonood na channel ko. So, ano ikakabago? Diba? So, kapag bumaba yung subscriber counts ko at views, hindi ako talo, men. Nakuha ko yung goal na dahil sa mga nanonood at mga subscribers. Kaya maraming salamat sa inyo. Kahit na most hated woman ako ngayon, nafe-feel ko yan na most hated, yung dami-daming nagagalit sa akin, yung mga nagme-message ako, yung mga bashes, ganyan. Pero sobrang dami din yung sumusuporta, mga silent supporters na alam kasi nila na may fandom yung isa. Eh, kahit minsan may mga mali-mali na meron pa rin nagtatanggol sa kanila. Kasi nga, fanatics. Kaya you have to understand that that's life. So, yun yung masasabi ko sa'yo, makagago, na hindi mo ako kilalamin. Tapos, hindi ko nabenta yung puday ko para sa YouTube ko. Kasi nga, kaya nga galit na galit yung isa kasi hindi niya ako nakuha. Kaya huwag niyong ilihis yung storya. Masyado kayo nagpapabiktim para kumuha ng simpatya ng tao. Oh, I don't care if I get bashed. Hindi niyo ako matitinag dahil yung taong, mga taong nagpapakatotoo lang, meron ding blessing na darating dyan. Diba? Ganun lang. Siya may mali. Ako may mali. Parehas kaming dalawa. Ang importante dito, meron naman tayong chance na i-prove sa tao na talagang deserving tayo sa silver plate button na nakuha natin. Kaya I won't let you down, guys. Ngayon lang to, yung mga bashing-bashing. Ngayon lang, lilipas din yan, yung mga bashing-bashing na ganyan. Lilipas yan. Ang importante, kilala mo yung tunay mong pagkatao. Kaya nga, hindi ako apektado. Yun lang yun, men. At believe ako sa'yo. Kasi sinabi mo talaga, you admitted na magaling ako. Kaya, na-flatter ako, magaling ako. Kaya, naging motivated ako. Alam mo, sa lahat ng mga bashing at sa lahat ng mga hate na nakuha ko, motivated ako na mas maging better at mas hindi nagre-rely sa kahit sino at papatunayan ko sa inyo yan. Kaya, alam nyo guys, meron at meron pa chance at hindi pa huli ang lahat. Hindi ko sasayangin yan, yung silver play button na sinasabi nyo, hindi ko deserve yan. Alam kong deserve ko yan. Kasi, ginalingan ko yung performance ko sa ano. So, ngayon, I learned na gusto nyo talaga ng mga real content at mga real ano. So, yun lang yun. May mga suggestions kayo na mga videos na gusto nyo ipagawa, na mag-comment na kayo. Okay, tulungan na lang tayo dito, di ba? Ganun lang naman yun eh. And, shout out pala. Eto guys, maraming nagpapa-shout out sa akin. Eto talagang deserve din nila na i-subscribe. Ang BYC Group, yung Bisaya YouTubers Club. BYC. So, shout out. And, yung mga nagsasabi na gusto nila ako makakollab, na talagang natutuwa ako, man, kasi kahit binabash ako, sobrang daming nagme-message sa akin na makikipag-collab daw sila. So, tingnan natin, di ba? So, yung aking gustong ma-establish dito, gusto kong yung ako lang mag-isa. Papatunayan ko, may manonood pa rin sa akin kahit ako na lang mag-isa. Kaya ko yan. Mas lalo nyo pa akong minomotivate. Kaya I won't let you down. And again, sorry sa lahat. Na we are always misunderstood. Kasi
masyado tayong nagpapakatotoo. Kaya yun yung lesson learned na, you know, be humble and be better. At huwag mawalan ng pag-asa. Kasi yung bashing, lilipas din yan eh. Diba? Walang sikat na vlogger na hindi nabash. Diba? Lahat nababash talaga yan. So, maraming salamat sa panonood. And please subscribe. Subscribe kasi nag-unsubscribe kayo eh. Please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell and leave a comment. So, wag na yung mga hateful comments. Tapos na, let's move forward. Tapos na to, guys. Ako, tinatapos ko na. Hindi na ako magsasalita. Kasi, nilatag ko na lahat eh. Bahala na yung tao. Diba? Ganun lang yun. So, maraming salamat. And see you next time.